At ngayon mga giliw naming tagapakinig, narito lang pangatlong kabanata ng ating kwento na pinamagatang Kalawang sa pakikipagsapalaran ni Kapitan Karyong! Ay, bakit? Anong gusto mo, ha? Ay, sige, ituloy na natin magpatayan. Magbarilan tayo kung sinong matapag. Hindi ako natatakot mamatay. Ay, sinabi ng tama na! Tama na! Sina ko may isip kayo. Masyadong magalit sa kanila. Baka takihin ka. Ako na lang ang bahala sa dalawang ito. Sige, bayaw. Ikaw na, dahil sumasakit ng batok ko eh. Eh, sana wala nang darating na problema pa. Kundi, hindi ko na kaya talaga, bayaw. Parang gusto ko nang pumatay ng tao. Eh, tama na yan, bayaw. Eh, sige na, pumasok ka na sa opisina mo. At iwan mo na kami rito. Ako na ang bahalang mag-ayos sa problema ng dalawag ito. Ha? Ariyon, putok ng baril yun ah. May nagbabaril lang din yata sa labas. Kuan, bayaw, sino kaya ang nagpaputaw? Eh, hindi ko alam, bayaw. Kailangang alamin natin kung sinong nagpaputok. Ay, Kapitan! Kapitan! Ay, Kapitan, ay, hista! Ay, si Aling Punyang, nanguramintado. Ay, may dalang baril! Ano? Ay, hindi. Bayaw, ang dibdib ko sumasakit. Hindi ako mabakahinga. Ano? Ay, delikado to. Amreng, Benito! Buhatin si Kapitan. Idapon nyo na sa ilog. Ay, este, isugod nyo kagad sa ospital. Bilisan ninyo. Ay, ikaw nang magdababre. Ikaw na. Ha? Ay, bakit ako? Anong gagawin mo? Ay, naku, ayaw ko. Ay, sige na, kung hindi kayo kikinos kagad, papatayin ko kayong dalawa. Vice Mayor, sige, kikinos na po kami. Itatapon na namin sa ilog si Kapitan. Ay, este, isusugod na namin sa ospital. Ay, sa pulinarya pala. Ay, naku, aling ka na, Brink. Huwag kang papatay pa, tabisin ka. Ay, tanga, hindi sa pulinarya, sa ospital. Ay, naku, ako ang makakapatay sa inyo, mga gunggong. Mga kapatid, kilala niyo ba si Judith? Yung reporter sa TV dati, nako! May kapatid pala yon na mas naku, maganda tita. Sa kanya, si Mina! Mas crush daw siya ng mga reporter, ng mga lalaki. Sa harap ng tindahan natin. Oo nga eh. At sino naman kaya yung pinag-uusapan nilang kapatid daw ni Judith na dating reporter sa TV? Huh? May kapatid daw siyang mas maganda sa kanya. At Judy? Nag-crush daw ng mga reporter na mga lalaki. Ay, oo. Si Mina daw ang pangalan nun. Pero, huwag na nating pakialaman. Huwag na natin silang pakialaman, tita. Ang mabuti pa, pag-isipan na natin kung paano natin maiiwasan si Aling Punyang. Tingnan niyo ang nangyari yan, oo. Oh. Nagwala na naman siya ng kwan. Kainuman natin. Ay, nako! Naapektuhan niya na hatang utap. Oo. Sa wala na talaga. Problema niya, sa asawa niya. Tama yung sinabi mo, tama. Naapektuhan na yung utak sa pamumroblema niya sa asawa niya. Eh, paano laging nagseselos? Ha? Ay, kwan. Ay, nako, kukulat ko, Tita Bibang. Mag-ingat ka dun, ha? Baka maalala niyang nakipagrelasyon ka rin, minsan kay Kapitan. Nako, lagot ka. Eh, kwan kasi, hindi ko naman naiwasan si Kapitan nung niyaya niya ako. Ay, nako. Eh, nangulila ako kay Upong, kaya natukso naman ako kaagad sa kanya. Kaya uli-uli, tita, pigilan mo ang sarili mo na makipag-date kay Kapitan dahil nakakahiya. Ha? Kung makakarating yan kay Tita ang hiling, nako, baka itakwil kang kapatid niya. Basta, wag na wag mo akong isusumbong kay Ate ang hiling.
kundi magtatampo rin ako sa iyo. Nako, hindi ako magsusumbong. Dahil kung ginawa ko yan, pati ako madadamay. Baka ipasarado na itong tindahan at doon na tayo malinirahan sa Tacloban o kaya sa Legazpi. Oy, ayaw kong mangyari yun, ano? Dahil masaya ako dito. Nakalimutan ko na ang pagtataksil sa akin ng dati kong boylet. Ay, dito ah. Oh. May humintong sasakyan sa tapat, oh. Sino kaya yan? Ha? Si Upong! Ha? Upong ko! Upong ko! Salamat naman at dinalaw mo ako! Tita! Tita! Ako bumalik ka dito! Tita! Si Upong nga! Pumayan! Upong! Upong! I miss you so much! Upong! Si Upong! Ha? Kuya Rolito! Ha? Ikaw! Mabuti naman at nahimasmasan ka na sa kalasingan mo, Punyang. Aha! Ay, kuya, ang sakit ng ulo ko. Aray ko. Hoy, alam mo na ang resulta ng pinaggagawa mo? Binabasa ko ngayon sa social media. Sabi nila, retirado raw akong sundalo. Matapang ako, pero sariling kapatid ko, hindi ko madisiplina. Eh, nahihiya na ako sa ginagawa mo, Punyang. Eh, hindi ko lang kasi matiis o maatim na pumatay ng sariling kapatid eh. Pero huwag mo na sanang gatugan pa. Baka magdilim ng paningin ko at makakalimutan ko ang bilin ng ating ina eh. At hindi na kita makilalang kapatid ko. Aha! Eh, bakit? Ano bang ginawa ko, kuya? Wala akong maalala eh. Hindi mo ba alam na naghamon ka? At dala-dala mo pa ang baril ko at pati yung granada? Ha? Ay ganun ba? Hindi ko maalala, kuya. Talagang lasing ako. Ang lakas ng tama ng sirbisa na inom namin. Ay nakakatawa ba ang mga pinaggagawa ko, kuya? Gaga, anong nakakatawang sinasabi mo? Nakakahiya, nakaka-high blood. Eh kung hindi lang kita kapatid, binderal na kita sa ulo. At baka pinasabugan pa kita ng granada. Ay, ikaw naman kuya. Sobra ka naman. Parang hindi mo ako kapatid. Totoong kapatid kita. Pero yung ginagawa mo, sobra na. Hindi na nakakatuwa. Binigyan mo kami ni Bayaw ng kahihiyan. Lalo na ako. Vice Mayor pa naman din ako. Kaya Punyang, tama na. Tumahimik ka na. Yan lang ang libangan ko kasi, kuya. Dahil ang lungkot-lungkot ng buhay ko. Inaasahan kong ipagtatanggol mo ko kapag inaapi ako ng asawa ko. Pero anong ginawa mo, kuya? Pinanigan mo pa ang asawa ko. Kinukonsente mo ang pambababae niya. Tapos, ang inaasahan kong pupurihin mo ako dahil kapatid mo ako, lalo mo akong pinipintasan. Lagi mong sinasabing bangis ako. Dapat kabigat ng kalbanong dinadala ko sa buhay ko, kuya. Kaya... Aba na! Drama ka pa. Hindi mo ako makukuha sa kanyang punyan. Ang hiling ko lang, tumigil ka na sa ginagawa mong kahihiyan sa pamilya natin. Tama na! Dahil kung hindi ka titigil, talagang tutuloyin na kitang palalayasin sa bahay na to. Kuya! Kapatid, kilala mo si Mina?
Yung bagong stop ng isumbong mo kay Jubino, nako. Palito. Mas maganda siya kasi. Hay nako. Pareho ang issue ng mga Marites na to sa issue nila kahapon. Laging si Mina na bagong reporter ng bagong programa na isumbong mo kay Jubino. Ay, talagang sikat na ang programang yun eh. Marami kasi siyang natutulukan. Malaking ng babae at mga babaeng nalalaki rin. Tita Bibong, kayo munang bahala dito ha. Pupunta ko sa bayan. Bibili ako ng panindagan. Oh, sige, sige, Darwina. Ako na ang bahala dito. Mag-ingat ka dyan. Oh, sige. Ay, ayun na si Darwina. Umalis na. Naiwan na naman ako mag-isa dito sa tindahan. Ilang araw nang hindi ako nakikita si Ate Punyang. Parang namimiss ko na siya. Parang gusto ko siyang kainuman sa araw na to. Eh, nakakatuwa siyang kainuman. Kaya lang kapag nasobrahan, nagwawala. Ang puso ka'y nalulugaw at parang sumisikip. Nako, si Ate Punyang nandyan na. Siguradong yayayain na naman niya akong mag-inuman dito. Magkatabi kayo. Oh, Bibang, may sasabihin na ka. Ay, alam ko na yung sasabihin mo, Ate Punyang. Iinom na naman tayo, ano? Eh, pasensya ka na. Ayaw ko muna ngayon dahil baka isumbong na ako ni Darwina kay Ate Angeleng. Ay, ang ibig mong sabihin, eh. Tatanggihan mo ako ngayon. Ganun ba? Ayaw sana kitang tanggihan, Ate Punyang. Eh, kaya lang baka isumbong na ako ni Darwina kay Ate Angeleng. Isasara na itong tindahan at pauuwi na kami doon sa Tacloban. Ay, yan ang ayaw na ayaw ko. Yung tinatanggihan na ka. Ah, sige. Kung tatanggihan mo ko, maghuramintado ko ngayon dito sa harap ng tindahan ninyo. Ate Punyang! Bayaw, nandito ko na sa bahay. Kumusta ng pakiramdam mo? Kwan, medyo ayos na rin, Bayaw. Lumuwag na rin ang paghinga ka. Hindi katulad kanina na nanikip talagang dibdib ka. Kala ko mamamatay na ako eh. Eh, buti na lang at naisugod ka namin kaagad sa ospital, Bayaw. Eh, kundi paglalamayan ka na sana mamayang gabi. At siguradong matutuwa yung dalawang kagawad mong tarantado. Eh, oo, Bayaw. Pero talagang si Punyang ang problema natin eh. Hindi ko alam kung anong magandang gawin para magbago siya. Kinausap ko na siya. At nangako siyang hindi na siya gagawa ng kahihiyan. Eh, mabuti naman kung ganung, Bayaw. Dahil sobra na siya kasi. Kapitan! Kapitan! Bay, nakaw. Si Kagawad Gusteng, ano kayang nangyari? Kagawad Gusteng, bakit? Anong nangyari? Ay, nako. Mas Mayor, nabuti naman na dito ka. Dahil si Punyang, naghuhuramintado na naman. May dalang baril at granada. May samurai pa. Ah, ano? Ay, nako. Bayaw, mapapatay ko na talaga ang kapatid kong yun. Mapapatay ko na siya sa araw na to. Hoy, Kuya Noli. Hoy, ito yung pamasahe ko.
Pakitulungan mo lang kung magbaba ng mga pinambili ko, no? Ay, sige. Tutulungan kita. Ibababa ko na kagad dahil naghihintay na yung susundin ko. Ha? Si Ate Ibs ba yun? Ate Iba? alam mo na pala kung sinong susundin ko, Darwina. Ay, oo naman, Kuya Noli. Ako pa. O sige, pakitulungan mo na lang ako na magbaba, no? Para mabilis. Sige na. Sige, nako. Oo, ibababa ko na lahat ng pinamili mo para masundo ko na sa iba. Sige. Ay, nako, salamat Kuya Noli, ha? Itong pamasahe ko, keep the gist na lang, ha? Nako, maraming salamat sa'yo, Darwina. Ang bait-bait mo talaga. Sa susunod ulit, ha? Sige ka dyan, ha? Lumabas kayo't magpatayan tayo! Lumabas kayo! Darwina, alis na ako! May nagwawala! Ay, oo nga! Sila aling punya! Kasama si Tita Bibang ko! Sige, alis na ako! Sige na! Ano na? Bumalik ka dito! Kung sika ka, magpatayan tayo! Ano na? Ako, Diyos ko! Bakit magkasama na naman sila, aling punyang at Tita Bibang ko? Malaking problema ito! Madadamay na ang Tita Bibang ko kay aling punyang! Veronica? Veronica! Nandiyan ka ba? Veronica! Sandali lang! Nandiyan na! Nako, Veronica! Narinig mo ba yung ingay ng mga tao kanina? Ha? Oo! Kasalukuyang naliligo ako kanina. Ano ba yun? Nako, nakainom na naman si Aling Punyang at kasama niya si Aling Bebang. Pareho silang naguramentado silang dalawa. Ha? Grabe naman sila. Bakit pati Aling Bebang sumama sa paghuramentado ni Aling Punyang? Ewan ko nga Kaya nagpunta ako dito. Baka mapagbalingan ka. Dahil matagal ka nang pinagsesolusan ni Aling Punyang. Ha? Hindi ko alam na sila pala yung dahilan kung bakit ang ingay-ingay ng mga tao kanina. Oo. At ang isa pang problema, si Kapitan. Kararating lang niya galing sa ospital dahil inatake siya nang mabalitaan niyang naguramentado si Aling Punyang. Tapos, ito na naman. Naguramentado na naman siya. Naku, baka matuluyan nang mamatay si Kapitan. Ano? Diyos ko, huwag naman sana, Pining. Dahil kung mangyayari yun, talagang hindi ko kayang tanggapin. Maka magpapakamatay na talaga ako. Veronica! Nako, pare. Wala na talaga. Ayun. Naghuramintado na naman si Punyang. At ipinirating na kay Karyong at inatake na naman siya sa puso. Oo, pare. Oh. Kaya tuwang-tuwang ako. Mamamatay na yun. Isinugo na naman siya sa ospital. Ay, nako. Mabuti sa kanya. Sana matuluyan na siya, pare, na matigok. Sana, pero mukhang matibay din yata Laging nabubuhay pa ang gago. Pero sa pagkakataong ito, pare, matutuluyan na yun. Dahil tatlong beses na siyang inatake. Gawa na siyang. Mabuti na rin ako kayo gagawin. Sibuyas, anong balita? Para kang hinahabol ng isang botal yung rebelde. Anong balita ha, Boy Sibuyas? Naku, gawad, may magandang balita para sa ating lahat. Ha? Magandang balita? Bakit?
Matutuloy ng barangay eleksyon itong 2025, ganun ba? Hindi yan ang sasabihin ko, Kagawad. Anong magandang balita yan, Buisibuyas? Kung kasi si... Ako na ang masasabi, pare Buisibuyas. Ako na. Eh, sige na. Sabihin nyo na kaagad kung ano yan. Kagawad, si Kapitan Karyong, si Kapitan Karyong, patay na! Patay na si Kapitan Karyong. Pag-agilaw naming tagapakinig, abangan ang susunod na kabanata ng ating kwento na pinamagatan, Kalawang sa Pakikipagsapalaran ni Kapitan Karyong! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdom, Robert D. Guzman, Amit Diaz, Oscar Ora, Jun Cabato, technical supervision at sa musika ni Oscar Ora, nilapatan ang tunog ni Robert D. Guzman, mula sa panulat at direksyon ni Oscar Ora, Kapitan Karyong! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radyo Philippines!